Magandang hapon guys. So bakit ko nga ba dinilit yung mga videos ko na trending like this one, this one, and this one. So pag-usapan natin yan guys. So kung bago ka pa lang dito sa page ko, please don't forget to follow me and comment na din dito sa video kong ito. So keep watching this video and let's discuss further, okay? Una nga kasi, pag-usapan natin, no? So, una, kasi yung mga videos ko kanina, tiningnan ko pala yung mga, ano ko, yung kagabi, tiningnan ko din yung mga violations ko kagabi. So, may mga violations ako marami na need ko pala siya i-approve sa music rights or regulations dito sa Meta para maging legit yung video ko. Kahit may music siya, pwede siya magamit. So, mag-earn yung music ko at saka half kami ng kitaan sa may-ari ng music at saka half kami sa video. So, ganun. And, pangalawa guys, may mga video. May video akong isang video about sa Lazada kasi nag-screenshot ako ng Lazada na yung about sa nawala kong mga parcel. Yun, kahit wala isang music, kahit boses ko lang, na-copyright claim siya. So, I don't know what happened or ano ang patakaran ni Facebook dito. So, dinilit ko na lang din yun siya, guys. At pangatlong reason, third reason, bakit ko nga dinilit yung mga videos na mga trending na yun. Kasi nga, may maraming nag-a-add sa akin, may mga maraming followers. Pero, hindi ako sure kung lahat ba sila ay tao or AI lang sila lahat. Kasi naman, pag nagla-live ako, hindi naman sila nagka-comment. Pero, meron din naman na mga tao na napa-follow sa akin. So, chine-check ko naman yung mga profile nila. At yun, so, kahit na hihinayangan ako kasi nga, ano, gusto ko pang mas marami pa yung followers ko, I took the risk to delete the 29 million views na videos ko, pati yung reels na may 1.3 million views at saka isang 1 million views at saka yung mga 600,000 views, hindi pala yung million, 600,000 views at saka yung mga 15,000 views, 20,000 views na mga reels ko na first nag-trending sa akin, dinilate ko na lahat na yun. Kasi nga, yung mga owners nun, hindi naman ako ang owners ng mga video na yun, so gin-grab ko na lang yun ng mga videos. So, yun ang reason. At saka gusto ko rin mag-establish yung name ko. At saka last reason is gusto ko manang ma-approve yung monetization ko dito sa Facebook. So, yun ang reason guys na bakit ko dinelete yun. Kasi nga, para din healthy yung page ko. Kasi ngayon, if we look at the dashboard, green lahat. Oo, green lahat siya kahit I don't know for the coming weeks, basta I will keep going. And yeah, let's get our dreams guys dito sa Facebook. And kung bago pa lang kayo dito sa Facebook ko, don't forget to follow me. And I hope na itong video kong ito ay nakatulong sa inyo upang kayo rin ay magpatuloy sa inyong journey bilang content creator or vlogger. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at pakikinood dito sa video kong ito. And I'll see you again soon and let's keep going. Maraming salamat po.